pina ito ay maiba. Sa bandang huli, babalik muli sa kung saan lahat nagsimula. Lenita? Ma? Hindi ba dati nung umakit ka sa kwarto, nakita mo yung sulat doon sa isang box? Yun ang bang nakapatong doon sa ibabaw ng kama niyo? Hmm. At pagkatapos eh, hindi ba, natatandaan ko eh. Iniwan kita nun sa kwarto, tapos... Patama. Tapos pagbalik ko, wala na yung mga sulat doon. Alam mo ba ang sulat sa akin ni Gary? Kinuha mo na. Boss, eh, hindi rin tayo pwedeng tumuloy. Bakit? Ano na naman ang problema? Eh, boss, mga taro ni Lamere, lagi nakaposa sa kanila. Natutunog na nata nila na may pupusli tayong epektos eh. So, pag tumulo daw tayo, masisilat lang tayo. Dahil papalit-palit daw ng taong si Lamere, kaya hindi sila makasingit eh. Tama yung sinabi ni Lamere, boss. Hindi niya tayo titigilan habang hindi niya tayo nabubutasan. Kago. Niyo. Kaya tayo nahalata dahil sa mga kilos nyo. Okay, walang kakwenta-kwenta. Sa kanya rin ang galing eh. Siya na ang nagsabi. Hanggat gumagawa tayo ng illegal, hindi niya tayo tatantanan. Kaya hindi natin siya dapat bigyan ng pagkakataon na makitaan tayo ng butas. Kaya sa konting pagkakamali natin, papako niya tayo sa buhay. Ma'am, bakit naman ho akong naisip niyo na kumuha ng mga sulat na yun? Dahil natatandaan ko na ngayon. Pagbalik ko doon sa kwarto, wala na yung mga sulat doon sa ibabaw ng kama. Eh, hindi naman ho talaga ako nakialam ng mga sulat na yun eh. At saka unang-una, hindi ko naman alam na mga sulat sa inyo ni Gary yun. Mga sulat na sa akin yun, dalaga pa ako. Kung bakit ang mga kasi pinasusunog ko na yung kay Nanay Binay, nakaligtaan pa niya. Tsaka mali ko ba na doon yun ang kalagay sa box? Hindi ko naman kasi nabubuksan yung box set. Mali ko ba doon pa nilagay sa pinagtataguan na? Ay! Kung ganun mo pala eh, talagang nagkaroon kayo ng relasyon ni Gary. Bakit ano ba sinabi niya sa'yo? Wala ko. Nabanggit niya lang sa akin na naging girlfriend niya daw kayo noon. Hindi totoo yan, ano? Naging girlfriend lang niya ako dahil tinakot niya ako. At kaya lang naman ako sumagot ng oo sa kanya para tumigil na lang siya. Bali na nga eh. Hindi ba talaga nakita yung mga sulat? Hindi ho. Hindi ko talaga nakita, ma'am. Baka naman kung saan yung nailagay, hindi nyo lang maalala kung saan yung nailagay yung mga sulat.
sulat na yun. Siguro nagiging makakalimutin na lang ako. Hindi bali na, pakihanda mo na lang yung mga dadali natin sa bakasyon. Sige. Ano, Ansan? Ako ang nakabahala ko yung paglalakbay mo, ha? Dami na ba? Hindi. Kababahala na harap. Ansan, ano ba yan? Jinbulag yung binabanatan mo, ha? Mukhang talaga nag-iiba ka na ng banda. Ano, sagad na sagad ka na ba? Si Simeon, si Berting. Ha? Diyan sa labas. Pinatuloy na lang ako, eh. Sabi nga kayo sa akin, laglag na ito ka mo. Oh. Nabahag ka ba utang? Saan naman? Alam mo namang ako mismo eh, gipit na gipit din. Alam mo namang halos lahat na ng kalamidad sa buhay inaabot ko na. Eh kaya ako naparito, itatanong ko sa'yo kung tutuloy natin yung plano natin. Lari saan? Sa mga tigay. Eh ako, wala, bistado na ako. Hindi na ako makihirit kay Amante. Ikaw ba? Gusto mo subukan? Ikaw naman. Hindi kaya ng dibdib ko yan, Gary. Hindi kaya ng dibdib mo. Planungin natin dalawa. Basta ako lang dito lang sa likod mo. Ang importante yung hihingi mo. Yan, iba ang style mo sa style ko. Paano gagawin natin? Ano ba problema mo, ha? Wala akong problema. Mo? Ano akala mo sa akin, ha? Baka akala mo hindi ko nahalata. Simula nang kausapin ko tiyayain si Eris at Jeppe para sumama sa akin, nagkakaganyan ka na. Hindi ka na nagkikibo. Ano ba problema mo, ha? Kinokontra mo ba yung gusto ko? Hindi ko naman kinokontra ang gusto mo, Clary. Hindi ko lang gusto ang trip mo. Akalain mo pati si Eris at Jeppe, yayain mo sa lakad natin. Akala ko ba yumot na yumot ka sa mga yun? Alam mo, Lester, wala pala tagang kasing hina ang utak mo eh. Ha? Sige, papaliwanag ko sa'yo ulit. Itong ginagawa kong to, ha? Pagpapalapad lang to ng papit sa daddy at mami ko. Paano kasi hindi mo naman alam eh? Nandun kanina ang mami, kaya kunyari, syempre, pinapakita ko. Maganda ang pakitungo ko sa ibang tao. Ngayon, kapag nabalik na ulit yung tiwala nila sa akin, dun lang. Hindi ko palang magagawa kung anong gusto ko, naiintindihan mo ba? Hindi mo pala sabihin eh. Acting na lahat yung ginawa mo. Ano pa ba? Diyos ko, ano mo, paulit-ulit na lang to eh. Eh bakit pati si Mara niyaya mo? Eh siyempre, walang mag-aalaga kay inay eh. Pero hanggat maaari, hindi pwedeng tumabi sila sa cottage na lang dahil ayoko makaalita ang mami. Tsaka huwag kang mag-alala, alam mo. Dahil, tsaka naman hindi mag-i-enjoy yung mga yun eh. Si Iris at Chepoy, si Mara, mag-i-enjoy. Eh, paano mo naman madadalaw ang inay mo? Bahala na. Basta importante, kapag kakasyon muna ang inay ko, huwag naman sana lumala ang sakit niya. Pag nagkataon, pati ako hindi na mag-i-enjoy. Gaya ng dati, tatakotin ko si Amante. Pero sa pagkakataong ito, ikaw may nalalaman. Ngayon, sasabihin ko sa kanya na pag hindi niya ibinigay ang gusto mo, eh, sasabihin mo kay Almira, totoo. Paano kung tanggihan niya ako? Paano kung di siya matakot? Sabihin niya sa akin na nakaanda na siyang maalaman ni Almira, totoo. Hindi. Hindi niya gagawin yun, Sam. Hindi niya gagawin yun dahil manganganib ang buhay ni Almira para nalaman niya, totoo. Ano mo, isan eh.
Baka dumiskarte si Amante. Humingi ng tulong kay Teniente Lamera. Sigurado makakasuhan ko. Hindi niya. Hindi niya gagawin yun. Takot lang niya. Pag nalaman ni Almira na hindi nila tunay nangat si Clara. Hindi. Eh kung iba ang gawin ko kaysa sa mga dati mong ginagawa. Halimbawa ay paano? Si Almira. Siya ang bablang ngayon ko. Basta darating kami ron, ay hindi ko alam po anong oras. Pero ihanda mo lahat yung mga cottages namin. Okay. Sige, bye-bye. Sino yun? Ay, yung caretaker ng resort. Sabi ko darating tayo. Siya nga pala. Nabilin mo ba yung sinasabi mo sa akin na doktor? Oo, walang problema ron si Tert. Kasi yung bahay ng doktor malapit dun sa resort. At tawagin na lang daw siya kung kailangan. Bakit? May problema ba? Eh, siguro hindi mo maaari sa akin na hindi mag-alala. Hindi naman kasi pangkaraniwan niya sakit ni Susan. Nangangamba ka na baka sasumpungin, gano'n ba? Hindi malayo. Sweetheart, huwag kang mag-alala. Hayaan mo, alamin kong mabuti yung kalagayan ni Susan. Kung kinakailangan, ipatatawag ko kagad. Sweetheart, hindi ka na rito. Upunga. Baka pa naman. Nagpunta tayo ron para mag-enjoy. Yan, pwede ba? Iwanan mo muna. Iwasan mo muna yung mag-isip. Okay? Hindi tayo ron. Siyempre naman, kailangan talaga natin itong bakasyon na to. For a change. Lalakas ako at gagaling ka agad dahil ikaw nag-aalaga sa akin. Teka, pansin ko yata na halos lahat yata ng damit at gamit mo nandito na. Umalis ka na ba sa mga Del Valle? Paalam mo muna ako sa kanila, inay. Kasi nakita ko na mas kailangan niyo ako dito at saka isa pa bakasyon naman eh. Kaya okay lang ko na dumito muna ako. Madalas kong madinig na nag-uusap kayo ng itay mo. Hindi ko gaano maintindihan pero sa pandinig ko eh, parang meron kayong di pagkakaunawaan ni Clara. Nay, wala ho. Huwag niyo kong intindihin yun. Wala ho kami problema ni Clara. Maraming kinaiingitan si Clara sa'yo. Mga ingit na wala naman sa lugar. Alam ko, hanggat maaari, ayaw niyang mahihigitan mo siya. Pero alam ko, Mara, isang araw, malalampasan mo lahat ang paghihirap nito. Pinagpapala ng Diyos ang mabait na anak. Sige. Ha? Ay, sige, tatawagan na kita ulit. Kumain na ako ko sa. Okay. Bye. Good night. Mabuti pa kita. Nasaan na mami mo? Nasa taas. Bakit? Kinausap niya ako kanina eh. Pinagdududahan niya ako na akong kumuha ng mga sulat galing sa itay mo. Oh. Wala naman sa iyo, 'di ba? Wala nga sa akin. Nasa iyo, binigay ko, 'di ba? Asan yung mga sulat? Nabo ko. Pwede ba, Clara? Ibigay mo sa akin. Isauli mo sa akin bago niya maalalang ako talagang kumuha ng mga sulat na yon. At ano naman po ang gagawin mo dun? Sasoli mo sa kanya.
ibabalik ko sa kanya na hindi niya nalalaman. Shhh! Huwag na lang. Alam mo, huwag ka na mag-abala pa, hindi na kailangan. At ano naman ang gagawin mo sa mga sulat na yon? Relax, dahil hindi ako. Ha? Kundi ang itay, siya interesado. Bibigay ko nga sa kanya. At ano naman ang gagawin na itay mo sa mga sulat na yon? Bakit? Interesado siya sa mga sulat? Interesado siya kay Almira? O balak niya ligawan niya ulito? Pwede ba? Alam mo... Huwag akong tarayan mo, okay? Kundi ang itay! Shko, anong pakialam ko doon? Huwag na akong mataray-tarayan mo dyan. O ako sa'yo, kausapin mo itay kung gusto mo. Bakit? Nagsiselos ka ba? Kasi, una, ang sabi nga itong si Almira, mas madaling kausapin kaysa kay Amante. Pero, ang sabi mo naman sabihin sa akin na sasabihin mo kay Almira na si Clara hindi na tunay na. Daddy, mas madali bang sabihin yun kaysa pagtapat kong si Mara ang tunay na anak? Huwag mo akong bibiroin na ganyan. Dahil hindi maganda sa kambing ko. Binibiro lang kita. Hindi ko na magagawin yun na wala akong paitulot. Iba na sa isip ko. Pabaya mo sa akin. Good. Sakto, dahil kasi itong si Lamante, lalakad yan. Magbabakasyon, isasama nila si Susan. Ngayon, meron tayong dahilan para sumabi tayong dalawa. Ito na lang natin gawin yung binabalak natin. Isa, hindi mo naiintindihan natin. Alam mo, gagawin ko lang ito. Kung hindi ka makikailan. Ano yung problem? Hindi ako makikailan. Basta huwag ka lang sisira sa usapan. Paano magiging party yan? Sa ay, wala lamang. 50-50. Hati ka lang sa gitna. Okay? Huwag ka nang humirit pa, insan. Utang na loob naman. Pagkakataon mo na to para pagkakitaan mo yung hihingin natin. Yayaman tayo pag nagsanib ang utak natin dalawa. Deal? Deal? Deal. Tapos na, maniligay ang araw ng Mother Valley.